email, elektronikong elektronikong sulat. Hindi ko din po alam. May mensahe. Elektronikong mensahe. Headset. Pasko. Hindi ko po alam. Headset. Ang isang hindi maganda na kasi ang pangunahing atas ng 1987 Constitution ay payamanin ang wikang Pilipino sa pamamagitan ng mga wikang Katipunan. Ang higit na nangyayari at dahil sa dominante ang Ingles, mas pumapasok sa ating vocabulario ang mga salita mula sa Ingles. Kami ang magpapaulad dun eh. Ang bayan ang gumagamit ang nagpapaulad ng wikang Pilipino. Ang ginagawa lang namin ay pangasiwaan. Matagal na namang may ortografiya. Pero hindi puspusan ang pagkakalat. Mahalaga ang ortografiya ng pambansa para sa isang standardisadong paggamit ng hindi magaganap yung mas mataas na yung ito kapag hindi naging standard sa pamilya. Masasabi hindi pag-aanong malawak ang ginagamit ang mother tongue sa bawat paaralan dahil kung ating susuriin, mas binibigyan pansin ng mga mag-aaral na matuto ng banyagang wika. Kung kaya't isinabatas ang paggamit ng mother tongue bilang medium ng pagtuturo. Ang batas na ito ang magsusulong ng paggamit ng mother tongue sa bawat paaralan. Dito, nais ipahayag na mas makakatulong ang unang wika ng isang estudyante upang mas maipahayag at mapaunlad niya ang kanyang sarili. Dahil lumalabas na tayo ay mas alienated sa sarili nating wika. Kung kaya't nakakatuwang isipin na ito ay isinabatas ng ating gobyerno na nangangahulugang ito ay may malaking bahagi ng ating pagkamamamayan. Dito natin masasabing tayo ay may identidad na ating ipinagmamalaki maging sa karatig bansa. Dahil para sa amin, bago natin aralin ang banyagang wika, kailangan nating matutunan ang sariling atin upang sa gayon ay hindi tayo maging dayuhan sa sariling bansa.
created using Powtoon.